From Tondo, magandang gabi rin. From Davao, then I'm going there very soon. Good evening, Laguna. Yung tungkol sa Biringan nga ang pag-uusapan natin ngayon. Hindi ba? Kasi bago nag-live ako nung Friday o sa early morning ng Friday, I think. O kung hindi Saturday. Basta nag-live ako and dahil, hello, Baliwag Bulacan, ang dami pong nag-request sa akin tungkol sa Biringan or Biringan. Hindi ko sure ang tamang pronunciation, pero feeling ko Biringan. Parang Borongan, di ba? Sa Eastern Samar may Borongan. And this, ano, this particular place, yung Biringan po, ay sa Samar din. Ngayon, yung there's really a place called Biringan. May lugar po talaga sa Samar na ang tawag ay Biringan. I think it's just a municipality, no? I'm not sure, but it's supposed to be a very beautiful place. Ang ganda-ganda po ng lugar. Maraming puno, ang ganda ng scenery. Pero nandun din daw po, supposedly, ang mystical city of Biringan. Babes, hi, good evening, welcome. Oo, pinuntahan ko yon. So, gather all your thoughts and your questions kung gusto, meron kayong gustong itanong tungkol sa Biringan. Kasi yun po ang main topic ko muna sa inyo, yung pagpunta ko ron. Oo, yun yung mystical city. Thank you for that. Good evening, Proud Yaya. Okay, let's talk about, Biringan. Twice ko pong tinry. Good evening, babes. Pati, you know, of course, there's no other way to go. Yung Biringan place po, pwede ninyong puntahan sa pamamagitan ng pagsakay sa barko, eroplano, at if you want to commute, you can. Pero yung actual na mystical city ng Biringan, hindi po yun nararating sa pamamagitan ng pag-commute o pagsakay sa kahit na anong mga pwedeng sakyan ng tao. Kasi it's a spiritual place. It's a place that only very few people have gone to. Ang ibig ko pong sabihin, ito pong lugar na ito ay hindi pwedeng pasukin ng ordinaryong tao unless may purpose, nakiusap, pinayagan, tinanggap. Hindi po normal na mga tao ang nandoon. Ah, okay, Kai, ganito 'yan, ano? Step by step. When I, of course, prior to, bago po ako nagpunta doon through my astral traveling, I prayed. Kasi importante 'yon. After my prayers, humingi ako ng permiso kung maari ko silang dalawin. Sinabi ko rin yung purpose ko kung bakit gusto ko silang makita. Sinabi ko po yung totoo kasi malalaman din naman nila. At saka it's always better to tell the truth. Sinabi ko po na ang reason ko before kung bakit hindi ako nagpupunta o hindi nagbibisita. Kasi wala naman pong akong reason para pumunta doon. Hindi naman po ako mahilig mag-tour through astral traveling kung walang main purpose, okay? So, and the purity of your purpose is also very important before you can be accepted. In other words, yung purity. Ano ba yung purity? Yung, ano ba sa Tagalog yung purity? Yung, pahintulot ay permission, yung purity, yung
kung ano yung reason, kung ano yung rason kung bakit ka nagpunta, ang kalinisan ng iyong puso at yung kalinisan ng inyong intensyon pagpunta doon ay dalisay. Yes, dalisay. Kadalisayan, thank you. Kailangan dalisay ang inyong intensyon para makahingi kayo ng permiso at maaring payagan kayo. Salamat, White Dove. Salamat sa nag-correct sa akin. Alam niyo po, kaya po bulol ako. Bicolana po ako eh. Sa bahay namin, Bicol ang usap-usap namin eh. Kaya kung minsan pag hindi ko ma-express ng Tagalog, ini-English ko. Hindi po dahil English era ako. Ang hina lang talaga ng Tagalog ko pag walang script. Pag may script, pag nagsishooting yun, okay lang. Lahat, maraming portals sa buong mundo. O pwede sa nagtatanong. Okay. So, pinagsabihan ko rin po yung mga estudyante ko yung gustong pumunta. Anyway, ito po yung first step. Yung first step po, after my meditation, edi, pakinggan nyo muna yung kwento ko and then you can ask questions. After my meditation po, ang bilis kong nakita yung parang pintuan, parang kuweba. Pero, bago ka makapasok doon, may dala kang, ako po, visual, I mean, in my mind's eye, sa aking imagination, ini-imagine ko lang po na meron akong dalang mga prutas at mga bulaklak. Okay? Tapos inalay ko yun doon sa pinto. Tapos bigla pong bumukas yun. Ayun, kasunod po niyan, sasabihin ko after this. Kasi marami kasing mga hindi masyadong maaayos na tao na nang babash tungkol sa mga bagay na ganito. Gusto ko lang pong unahan na kayo. Ito pong kinukwento ko sa mga nanditong nag-aabang ay walang kasamang pamimilit na paniwalaan ninyo. Ito po ay personal kong experiences. Hindi po ito yung nakuha ko sa story ng iba sa TikTok o sa Google. Hindi po. Personal ko po itong experiences. At the only reason why I went to Biringan is because people were asking me what it's like, what's there. Okay? So, wala po akong pinipilit na maniwala. Kung hindi po kayo naniniwala sa sinasabi ko, fine, walang problema sa akin. Pero wag na po kayong mag-comment ng bastos. Wag niyo na rin pong haluan ng politika, please. Hindi naman kailangan. Magkakapatid po tayong lahat, believe it or not. Pare-pareho po tayong human beings, pare-pareho tayong nakatira dito sa Earth. So, huwag na po. Yun ang pakiusap ko. Okay. Thank you for believing. Ito yung next stage. Okay, di bumukas na. Dala ko yung mga prutas, yung mga bulaklak. Nung bumukas, parang ang feeling ko, para kung nasa ilalim ng tubig, nakakahinga, wala namang problema sa paghinga, pero parang may mga waves. Alam niyo yung nasa likod ko, parang similar to that, pero iisa yung, ibig sabihin, hindi yan paikot, kundi ganyan, ganyan. Parang may mga waves. Finally, slowly, little by little, nakapag-adjust ako, numipis na numipis yung waves hanggang sa mawala. Alam niyo ba kung ano yon? Yung po yung specific energy ng lugar, yung wavelength, at yung frequency. Ang reason po kung bakit hindi ito nakikita ng ibang mga tao kahit magpunta dun sa lugar na yon, kasi iba po ang frequency doon. Iba po ang energy doon. So kung ang katawan ng tao hindi kayang mag-adapt dun sa energy at frequency ng kanilang lugar, hindi ka makakapasok kahit pa bukas. Not only that, yun din ang reason kung bakit yung iba pag nakapasok, hindi na makalabas. Kasi hindi na nila kayang ibalik yung kanilang normal frequency para makalabas. Na-stuck na doon. Yun po yung mga ganun. Pero hindi naman sila naaano. Malungkot lang kasi hindi na makabalik sa normal na pagkatao nila. Watching from Samar, o Eastern Samar, ganda dyan. Okay, so di nakapasok na ako, di ang
ito yung una kong experience, ang bango ng lugar. Alam niyo yung uri ng bango na naamoy ko? Yung bango na malinis? Alam mo yung parang amoy damo, yung green, hindi marijuana ang damo, kundi yung damo, yung ordinaryo yung damong tumutubo sa mga paligid ng mga puno. Okay, amoy bagong cut na grass, tapos amoy bagong laba. Parang ganun ang feeling ko, yung alam mo yung ang bango-bango bagong pinlansa na yung plantsa dinaan mo sa dahon ng saging, tapos amuyin mo yung pinlansang ganun. Ang bango-bango ng yung earth smell ng malinis na lugar. And may konting floral scent, no po. Pero yun yung naamoy ko. Sabi ko, wow, ang bango pala pagka, hi, thank you. Ano yun? May flowers, thank you. Excited na excited ako, no? Pero Diyos ko, sabi ko, hindi ko sure kung may kasama ba akong magbabantay sa akin. Kasi I forgot about that. Sometimes I get so excited, I forgot to ask a guide to help me. But of course, since I pray a lot, meron pa rin nagbabantay sa akin. Lumabas ako ulit. Tapos, kumain ako ng ice cream sa dali outside. Pagkatapos kong kumalma, yan po ang pampakalma ko kasi ice cream. Tapos kong kumalma, after an hour, bumalik ako. The same procedure. Prayers, meditation, calming down, and then asking permission, and then bringing the same flowers and fruits. Pag ang bilis na yun. Pagbukas, alam ko na yung frequency, alam ko na, naka-adapt ako kaagad. Meron ang sumalubong sa akin. Yung sumalubong sa akin is a very beautiful being na elemental, na para siyang mushroom. Alam niyo ba yung mushroom? Parang kabute. Pero magandang, tama ba yun? Kabute, yung mushroom? Tama ba yung kabute? Yun. Thank you for the heart. Yun. Pero maganda siya. Para siyang batang lalaki, pero mushroom. Yes, thank you sa kabute. Ngayon, sabi ko, hello, pwede akong pumasok. Sabi niya sa akin, pag nag-uusap po kami, with the elementals, even with aliens. Hindi yan verbal. Ewan ko yung iba, no po, yung sa experience ko kasi, usually yan, mental telepathy. Okay? Ang sabi niya sa akin, you are welcome. Welcome po kayo dito. Ako po ang magbabantay at ituturo ko po sa inyo kung saan kayo dadaan, kung anong gusto ninyong makita. Di, sabi ko, salamat. Tapos umikot siya uli, umarap siya sa akin kasi nasa unahan ko siya. Ako nga po pala si Kring. Ang pangalan po niya ay Kring. Anyway, pagdating ko po dun sa bandang siguro mga few meters from the door, just ko na, nakaka-overwhelm. Ang ganda po ng lugar. Para akong nasa loob ng dome, pero parang may protection, parang ang hirap explain talaga eh. Ang hirap i-verbalize eh. Maraming crystals sa loob nga pala. Maraming crystals sa loob. May different beings. May mga engkanto po doon na magaganda, na maraming malungkot, maraming nakiusap sa akin. Hindi po ako nagtagal masyado po ah. Basta nakita ko, meron din ibang beings na hindi elemental na nandoon, who's actually taking care of them and helping them survive. Ang kinalulungkot po nung parang pinuno na nakausap ko, ang sabi nila, sana daw ipaalam ko naman sa sangkatauhan o sa atin mga tao, humans, regular humans, na huwag ubusin ang mga puno. Huwag patayin ang mga puno.
Huwag dumihan ng mga tubig. Huwag itapon ang mga basura sa tubig. Igalang ang mga bundok because we coexist with them. Pag may nangyari sa kanila, wala na silang matirhan ng dahil sa atin. Magbabayad pa rin po tayo. Ganon yun. Katulad po ng pagkalbo ng mga bundok. Baha ang sanhi. Nagkakaroon po ng baha. Pagtapon ng basura sa mga lugar. Yung pagkaingin po yata ang tawag doon, yung pagsunog. Alam niyo po, apektado tayo dyan. Pati mga bundok nagagalit. Di niyo ba napansin, sunod-sunod, more than 20 volcanoes are erupting all at the same time. Hindi pa lang, malungkot talaga. Malungkot talaga. Ay, tama yun. Tama pala yung sinabi ko, kaingin. Yun ang bili nila sa akin. May mga bagay silang sinabi sa akin at meron pong ibang beings to na hindi na ayaw nilang sabihin ko sa, o ipaalam sa inyo. Yung mga tumutulong na nandun, ayaw nilang malaman kasi parang, ewan ko po, hindi ko po sure yung reasoning nila, pero baka iniisip nila na baka lalo silang mabulabog o hindi pa tayo handa o hindi pa handa ang lahat ng mga tao para malaman kung sino yung mga nando na talagang tumutulong. And this, the ones who are helping them now are the same ones that were helping us also even before, even way, way back during the time of the Nephilim. Okay, yung unang panahon ng mga tao po kasi may mga giants, hanggang sa paliit na tayo yung naging normal. Pero nababoy natin ng husto ang kalikasan, ang dami na pong, anyway, balikan ko yung biringan. Nagpaalam na po ako, sabi niya sa akin, sige, makakabalik ka dito, pero sa ngayon huwag ka na munang magtagal, marami nga ayusin dahil may nagbabantang hindi maganda itong Kapaskuhan. Ang sabi nila, maghanda lang tayo dahil maraming kabusitan na maaring mangyari sa atin ngayong month of December. Hindi ko po alam kung ano yun. At saka nga pala, ito po sandali lang ako doon, pero feeling ko talaga namang wow. Yung mga tao po doon, parang hindi nakasayad yung paa sa lupa. Tapos meron pong mga lumilipad. Kasi ang laki-laki nun eh. Hindi po siya parang Atlantis na style ah. Wala pong yung sobrang lalaki na crystals. Pero maraming crystals. Hindi rin po siya off-ear. Okay? Hindi po siya off-ear. Thank you for the heart. Yun. Tapos hinatid ako palabas. Paglabas ko, pag-uwi ko, alam niyo yung amoy na naamoy ko doon, nag-stick sa damit ko. Naamoy ko pa rin. Ang sarap sa pakiramdam. Thank you. So, ayan. Yung mga may gustong itanong, magtanong po kayo. Nagpaalam po ako ng maayos. May mga nakilala po ako doon. Ay, mabait sila. I know. Di ba yung... Ano ba yung Wakanda? Sorry. Di ba movie yon yung Wakanda? Ha? Ah, okay. Modern looking ba? You mean parang Makati? O yung may mga flying object? May mga flying object, but technically, the buildings, I wouldn't call them buildings. Yung structure nila, malambot sa mata. Hindi matulis. Hindi ko alam paano explain. Yan ang pinakamahirap na parte mag-explain ng mga bagay na wala kang maaring i-compare with. Alam niyo yun? At saka may mga lumilipad na hindi lang yung sabihin na parang sasakyan. Naku, I cannot talk too much about these things. Anyway. Hindi ko nga po alam kung ano. Ang sabi lang sa atin, ang sabi lang nila,
sabihin ko daw sa lahat na mag-iingat lang ngayong December kasi hindi maganda ang panahon ng December. Merong parang may nagbabadya na hindi maganda para sa atin. So, mas mabuti nang laging handa at magdasal. Ay, ang bilis. Sandali lang, ha? Dadahan-dahan. Rizal, can ordinary people visit their... ask permission lang at pumayag sila. I guess, but remember, okay? You can try. Pero remember, kung hindi kayang mag-adjust ng body mo sa frequency ng lugar nila, it's very dangerous. Very dangerous. Yun yung mga hindi usually nakakabalik or yung nag-try, hindi makapasok. So even if they give permission, parang may screening yan eh. They're very kind. They're very nice. Ini-screen nila, tinitingnan nila yung kakayahan ng tao kung kayang pumasok at mag-adjust sa frequency nila. Kasi the universe, the whole universe, magkakaiba yung frequency. Magkakaibang level, magkakaibang frequency. Ang reason kung bakit yung sinasabing may third eye, actually yan yung taong, yung katulad ko, na ang frequency ng pagkatao ko po ay kayang mag-adapt o dati nang medyo iba. Na kaya nakikita ko yung hindi nakikita ng iba. Yun lang po yan. Yung earth may frequency po yan. Iba't ibang klaseng energy, iba't ibang levels, iba't ibang frequency. Ganun po yun. Jean, sa Biringan. Yon, okay? So alam, pag pumayag sila, ibig sabihin na screen ka. Ibig sabihin kaya mo. So you can try. Nothing wrong with trying. Just make sure you pray and you're prepared. Paano po may possibility bang makita sa panaginip? Oo naman. May yung past lives, merong paano po may narinig akong bulong? Ano, ma'am, sa tingin niyo po ba merong pang ibang version ng Biringan City? I'm sure meron. Meron yan sa ibang, pero normally yan doon sa mga lugar na may bundok na makahoy. Sa Scotland, marami. That's the reason why I want to go to Scotland. Welsh country, ang dami niyan. Ang crystal, Jason, may nagtatanong tungkol sa crystal. Okay, very powerful ang crystal. Pero tandaan ninyo, since yan po ay parang recorder. Para pong recorder yan eh. Kaya alam nila kung anong nangyari dun sa mga taong humawak sa kanila before. Kung marunong ka nang kumuha, ma-access mo yon kung marunong ka. Pero at the same time, kung may masamang energy o masamang taong humawak sa kanila o nagstay sila dun sa isang lugar na may negative energy, na-absorb din nila yon. Andun din yon. So dala-dala nila. Pagbili mo o pagkuha mo o sa'yo na yung negative energy, sa'yo na yung kabwisitan. Ganun din yun. So you have to learn how to take care of your crystals. You have to clean it properly and clean it all the time para hindi nakaka-absorb ng negative energy na mapupunta rin sa inyo. May iba pong version ang Biringan. Opo, may marami yan. Yung hindi ako masyadong nagtagal, Mark Anthony. Tinatanong ni Mark Anthony kung may nakita ba akong tao doon. Yung regular na normal na tao, so far wala. Sandali lang naman ako doon eh. Hindi ko naman mag-grasp lahat ng kung ano yung sinasabi nila o yung buong lugar. Diyos ko, napakalaki. Malaki pa yata sa... Kasi laki ng Luzon. Ang laki-laki doon sa loob. Paano ko naman ma... Saka first time ko eh. First time ko yun. Same day. So hindi kompleto. Well, at least nakarating ako. At least napagbigyan ko kayo, no, yung mga nag-request, hello. Kung nagtuturo ako, yes, I have yung mga ay nga pala, yung mga estudyante ko. This is so amazing. Yung isa kong estudyante. Hindi ko muna babanggitin kasi walang permission eh. Basta yung isa kong estudyante nakarating. Nakita pa niya ako. Narinig niya yung sabi kong usual kong, tara! Nakakatuwa. Siya yung last batch, isa sa last batch na
ano ko, na student. And there are others also. So they more or less saw the things that I saw. Doon mo marirealize na totoo yung sinasabi ko o totoo yung nakikita mo pagka merong comparison doon sa taong hindi naman kayo nag-usap, na hindi mo naman sinabi sa kanya kung ano yung mga nakita mo. Tapos sabihin niya sa'yo, ito yung nakita ko, ito. And then you compare each other's notes, malalaman mo totoo. Not only that, ano po, alam nyo, may mga manggagamot na nakarating na doon. Yung matatanda, meron talaga, sinabi sa akin yun ni Kring, pero hindi ko pa naman, hindi ko naman sila nakita. Sabi nila sa akin na ang kung noon, nung unang panahon, may mga nakakarating na doon, kasi bukas yata yun before eh. Yung mga manggagamot na humihingi sa kanila ng pag-aaral kung paano makakatulong para manggamot. At nakakalabas-masok before. Alam daw yan ng mga ninuno nila, yung mga taga-Biringagan. Alam nung mga apo-apo, siguro, pwede kayong magtanong. It really exists. So it means, physically, meron na talagang mga taong nakarating. So yan. Ah, maraming nagtata. Ano po bang koneksyon ng religion sa mga sinasabi ko? Palagi po, I don't want to talk about religion. I don't want to talk about politics. These are the two things that I avoid talking about. You know why? I don't like politics. I love God. I love Jesus. I love, oh my God. But my religion is love. Love conquers all. Yun yung religion ng Ama. Kung mahal mo lahat, anong pagkakaiba ng magkaibang relihiyon kung maisasalba ng isa ang isa? Kunyari, Katoliko ako, tapos may nakita kong nasagasaan, hit and run, pero iba ang religion. Ibig mong sabihin, hindi ko dapat tulungan? O hindi niya tatanggapin yung tulong ko para madala siya sa ospital dahil magkaiba kami ng religion? Yun ang ibig ko sabihin. So, we just have to love each other and respect each other's beliefs. Ganun lang po yun. Ngayon, yung mga tungkol sa mga phenomena na ganito, wala pong kinalaman to sa religion. Kasi natural po na maraming nakatira sa mundong ito na hindi nakikita ng mga tao. We coexist with them. At nakakahiya naman kasi madalas natin silang binababoy. Ay, yung gusto maging student. Yan, tama. Religion and politics, they divide people. So, wag na yan. Okay, i-text nyo po itong number na to. Okay? O, kuha po kayo ng ballpen. I will repeat this again later. I-text nyo po yung gustong magpabook ng na estudyante ko para sa seminar this before the end of December. I-announce ko kung kailan, pero itong for December and for January, mag-text na po kayo sa number na to para mabigyan ko kayo ng detalye na kung anong dapat yung gawin. Yung gustong mag-aral ng astral traveling, 962-18-347-47. Ulitin ko po, 962-18-347-47. Ayan, mag-text po kayo para masagot ko po kayo kung gusto ninyo pong mag-aral, mag-seminar. Sandali lang naman po yun eh. Paano po pag di ka nakabalik sa real world? Patay ka na kasi... Ay, hindi naman! Hindi ka naman mamamatay. Hindi naman. Buhay ka pa rin, but you know, yan yung parang akala nila baliw o comatose. Ibang number to, itong number na to para sa mga estudyante lang, oh. Our island life in a tiny... Paano malalaman kung gifted ang isang tao? Depende. Siyempre, di yung hindi normal na bagay, alam mo.
kung gifted ka. Yung hindi nakikita ng normal, nakikita mo. Yung mga taong matalas ang pakiramdam mo. Yan. Iba-iba kasi ang gift eh. Iba-iba yan. Alin ang demonic Stapilicious? Alin dyan ang demonic? Ang demonic yung nangungurakot, nagnanakaw, nangangaliwa, yun ang mga pag-ingatan ninyo. Yung mga scammers, yung mga bastos, yung mga dasal nga ng dasal, tapos masama naman ang ugali, yun po ang demonic. Pero ito, kung wala kayong masamang intensyon at wala kayong ginagawang masama at matulungin kayo, hindi po yan demonic. Hindi po namamatay. Wala po akong online class. It's very difficult to do that mag-o-online. Hindi po, sayang ang pera ninyo. Nakakahiya naman na tatanggap ako ng online class pagkatapos wala naman kayong matututunan. Mag-overthink. Kahit sino qualified maging student ko. Any religion, accepted. Ay nga pala, okay, klaruhin ko lang. Ano po? Hindi po ako manghuhula. Ang daming nagpapahula sa akin, nagme-message. Paki-check nyo naman ho ako. Tingnan nyo kung yung girlfriend ko nasaan, kung nangangaliwa. Ay, naku. Well, yung last days, only the Father knows when the end is going to be, no? But, the signs are there. Ibig sabihin, galit na kasi ang kalikasan dahil sa pang-aabuso natin. Galit na. Sobra naman po kasi tayo eh. Hindi ba? Wala na tayong ginawang kukonti yung mga taong conscious enough na magdadala ng sariling basurahan pag nagpupunta sa tabing dagat at magpipiknik. Tapon dito, tapon doon. Alam niyo yung mga plastic? Isko, 200 taon, 400 years, hindi na nagdi-disintegrate. Pwede po bang mag-astral travel sa... Ay, iba po yun. Hey, ang astral traveling, ano yan? Yung ngayon. Yung may pupuntahan ka na kayang marating ng higher self mo. Ang sinasabi mo po ay kuan, gusto ninyong malaman yung past life ninyo. Iba po yun. Iba po yung hypnotherapy po pwede yun. Regression po ang tawag doon. O kung may time machine. Bukal? Ano yung 5 bukales? Sabihin mo nga sa akin, baka may mag-request na naman. Papuntahin ako doon. Thank you, Pisces. Usually, kung meron ng lugar, kahit matagal ng panahon, merong magkukwento. Kaya nga parang legend, di ba? Kaya nga yung katulad ng Biringa, nung araw pa yan, matagal na. Ah, talaga? It started sa Mindanao kaninang madaling araw. Ano yun? May pumutok na volcano? Ba? Tama, Shirimi, past life regression yun. FemMD, it started sa Mindanao kaninang madaling araw. What was that? Merong ano? Pag normally pag black shadow hindi maganda. Nako,
You know, ang dami mo namang request, Mario. Mag-aral ka kaya mag-astral travel, tapos ikaw ang pumunta, ask permission. Anong proof naman ang hihingi ko? Hindi pa ba proof yung sinabi ko sa iyo, estudyante ko, na nakapunta rin ng hindi naman kami magkasama? I mean, you know, I do not, ano, I do not impose. Okay? Never, never, never kayong mag-i-impose pag nakakarating kayo sa ibang lugar na bago kayo. Kahit sa normal na pagkakataon. Ito pa kaya, Mystical City? Hindi ko pwedeng sabihin, oy, pahingi nga ng madadala kong souvenir para maniwala yung mga tao. Hindi kasi, hindi ganon. Katulad din po ng laws o batas dito o good manners and right conduct dito sa atin. Hindi ka basta-basta pwedeng ganon. Siguro after a while kung silang kusa magbigay. But if there's a legend about it, then it means it must somehow be true. And nobody, if you don't believe, it's okay. Like I said a while ago, sabi ko nga po sa inyo, kung hindi kayo naniniwala, wala naman problema. Basta, wag lang po kayong magbabash kasi, nako, mo Janine. Very good question. Aliens? Yes. Dami na niyan ngayon. Open na sila. Ang dami na nakakakita. Believe me, antabayanan mo lang ng lalo na pagka yung gabi na kaya lang masakit sa leeg kasi palagi ka nakatingala. Pero pagka gustong-gusto mo talaga makakita, they're all over the place now. Yung reptilians naman, madami daw yan eh. So far, wala pa ako na-encounter. Buti na lang. I wouldn't really know what to do. Kasi, they're not, supposedly, they're not good. Okay, Mojini? Ah, meron bang astral travel na pinapakita sa GMA? Ay, hindi ko alam yun. Hindi totoo yun. Yung nagkikipagpalit ng kaluluwa. Ano ba yung kalokohan na yun? Hindi po ganun. Sorry, hindi naman na-offense, man. Hindi po ganun astral traveling. Astral traveling, normal na nangyayari sa mga tao pag natutulog. Maalis talaga yung kaluluwa. Hindi nyo lang naalala. Minsan, naalala ninyo sa panaginip. Normal po yun, yung astral traveling. You know, kaya nga para kang nahuhulog kuminsan pagbalik mo. Walang kinalaman yun sa pagpapalit. Unang-una, hindi mapapalitan o mapapasok yung katawan mo ng ibang spirito pag wala ka. May cord dyan na any moment may madaiti ka lang nung katabi mo, bigla kang babalik. Hindi po totoo yun. Thank you for the heart. Salamat po sa mga nagbibigay sa akin ng heart. I really, really appreciate it. Misleading nga, RC, hindi ba? Hindi totoo yun. Eh baka naman kasi ano yun eh. Baka cinematic license, di ba? Thank you for the heart, Moon. Kain, thank you for the flower. Thank you for the rose. Ano po meaning pag laging nililindol ang lugar? Eh, malapit ka dun sa fault line siguro. Eh ngayon talaga, di ba, kagaya nga ng sinabi ko, at saka marami na rin nakakaalam, itong mga panahon na to, ang dami ng ganyan. Pagka automatic yun, since ang daming volcano pumuputok, may tremor siyan sa ilalim. Ang naapektuhan yung ilalim, ang katapat niyan ay lindol, maglilindol talaga. Kaya, palagi kayong mag-iingat. Yes, liwanag sa dilim. Yeah, of course, lahat ng well, different kinds of portals, ano. Itong Biringan, it's a mystical city. It's not actually a portal. It's another world. But there are several cities like that eh. Hindi lang dito sa atin. Yan yung lugar ng mga elementals that they built a long, long time ago na maaari nilang puntahan pag nagkakaroon ng gulo. At maraming tumutulong sa kanilang taga-ibang lugar. Yun yung hindi ko mabanggit. Pero siyempre, may bantay pagka may ganyan. Bago ka makapasok, may screening committee, may bantay po talaga.
Pero yung regular portal na katulad nung nakikita natin sa pelikula, meron din ganun. Yung parang ano na bilog na nasa-suck in ka tapos bigla ka mawawala. Walang banta yun. Eh, yun ang nakakatakot. Yun, pag may nakakita kang ganun nung kang papasok, kasi yun, hindi ka sure kung may tutulong sa'yo pabalik. Yung estudyante ko, eh, kagagaling. Ang sisipag pati. Ay, naglindol. Ay, naku. I'm sorry. I'm sorry sa mga taga Mindanaoan. Sana walang nasaktan. Lindol din sa Naga. At saka ano, yung mayon, active na naman eh. Ha? May tsunami alert hanggang Japan? Oh my God. Sa Surigao, meron din. Lindol at bombing. Ay, nako. Ay, nahihilo ka, Coco. Ano, baka nag-a-adjust ka ng, alam mo, yung frequency kasi ng Earth, nagbago na, hindi ba? Tapos ngayon, usually, yung taong nagiging bukas ang third eye or nagiging more sensitive, palaging nahihilo o may naririnig sa tenga o parang nagkakasakit. Masakit ang katawan, mukhang parang pagod. Wala, hindi naman, wala namang ginawa. Yung pagbukas darking ng third eye, hihilingin mo yan. Walang taong nakakapagbukas ng third eye sa kapwa-tao. Diyos lang ang pwedeng gumawa niyan. Or, you know, if you were given a gift. Pero, if you practice enough, na i-enhance yung sensitivity mo, lalo na itong mga panahon na to. Kunyari, mag-aaral ka na astral traveling. Then you learn how to properly meditate and how to approach yung part na astral traveling, and na-enhance yung sensitivity mo. Jeanette, hello! Na may ginagawa siya, parang rewind po doon sa nangyayari. Ha? Huh? May kaibigan po kasi ako na may ginagawa siya. Tara si Abeliana, anong, what do you mean? Parang rewind po doon sa nangyari. Anong ibig mo sabihin na? Ano? Ano yun? Flashback? Parang flashback ba? Parang deja vu? Yun ba? Ano? Sabihin mo sa akin, para si Abelera. Kasi hindi ko masyado naiintindihan. Flashback ba? May sumusunod sa'yo, Rosihi Caber Doblon. May sumusunod siguro sa'yo, mag-pray ka. Be very careful. Ma'am, di ko naabutan, Ging. Hindi mo naabutan yung tungkol sa... Hayaan mo, ipapa-post ko rin naman siguro ito. Mapopost to sa YouTube. Sundan ninyo yung YouTube. Mapopost to sa YouTube. It's okay. Napaaga ba ako? Do you consider your gift as a blessing or a curse? Well, anything that comes from God should always be a blessing. It's just that sometimes it's difficult to express myself because a lot of people does not believe in the things that I say and the things that I can see. So, kind of difficult. I learned how to hide it for the longest time. Matagal ko po itong tinago. Hindi naman ako nagsasalita tungkol dito eh. Ngayon lang, kasi open na lahat eh. Accepted na. Pati mga aliens, kita nyo naman, kahit America, different countries, nakakakita na ng aliens. It's all out in the open. This is the time because the frequency of the earth changed. Nag-umpisa to doon sa Schumann's resonance. Yung Schumann's resonance, alam niyo yun, di ba? It's all over the place. So kaya kung di ninyo alam, check it out.
Okay, so ngayon, pwede ko nang pag-usapan at nakakatulong ako sa aking kapwa. You know what I did para magamit ko yung gift ko? Nag-aral po ako ng AM Med, Medicine, Physiology, Anatomy, Clinical Hypnotherapy. I went to school, I went to the States, Virginia, sa eskwelahan po ni Edgar Cayce. I don't know if you're familiar with Edgar Cayce. Dun po sa universidad niya ako nag-aral sa Amerika. Para magamit ko at makatulong ako sa kapwa. I've been an AM med doctor for a long time. I'm just quiet. Hindi ko po kasi ugali na ang palaging nagpo-post at nagsasabi ng lahat ng bagay sa social media kasi hindi naman kailangan eh. Nung araw naman wala niyan eh. Ang para sa akin, pag nakarating ka sa akin sa kliniko o nakita mo ako, ibig sabihin kailangan tulungan kita o may reason kung bakit nakita tayo o nakita mo ako. Hindi ba? Ang purpose ko lang po makatulong. Wala po akong ill intent. Always. Kasi takot po ako sa kapalit nun. Marami kang ang pera. Hindi mo naman alam kung saan ka pupulutin pag oras mo na. Ayaw ko yun. So, it's a blessing. Always a blessing. I just have to learn how to keep my mouth shut. Mabuti na lang. Naturuan ako ng lola ko ng ganun. Kaya, hindi ako nag-social media tungkol dito. Very rare. Pero ngayon, okay na. Ang dami ko nang nasasagot na gustong malaman ng mga bagay-bagay na walang nakakasagot. At saka palagi kong ini-explain na hindi ako namimilit. Sasagutin ko lang yung nagtatanong. Nasa sa inyo kung gusto ninyong maniwala o hindi. Ay, nako. Lagi na lang tayong drink lang ako, nakakatuyo na lalamunan, kaya hindi siguro. Good evening. Hindi siguro ako pwede vlogger kasi natutuyo lalamon ko. Sila, thank you, Amy, thank you. Naku, yung Antichrist nandito na, ang dami. Ay, thank you naman. Tita Ju, ano po meaning pag nakapunta sa palasyo o mansyon ng kaibigan kong duwende dati? Naku. Ewan ko, hindi ko sure. Okay, depende. Maraming klase po ng duwende. Tatlo actually eh. Merong, well, dalawa lang yung, tatlo na yung nakita ko. Meron din kasi silang parang master o priest. Yung mga duwende, merong para rin nanditong sa lupa yung mga tao na may bad, may good. Totoo po yung duwende. Ah. Nakakamatay patay pagka nagalit sa inyo yung duwending itim. Totoo yung duwending itim. So, yung duwending puti, matulungin. Ang problema lang sa kanila, most of the time, kaya ang payo ko sa mga taong gustong makipag-communicate sa elemental tapos mangingi ng anting-anting o galing o kung ano, at palagi yung may kapalit. Palagi po yung may kapalit. So kung ako po sa inyo, kung gusto ninyo ng tulong, sa taas kayo mangingi ng tulong. Sigurado kayo na tama, maayos ang tutulong sa inyo at walang kapalit. Doon ninyo malalaman kung maayos yung hinihinga ninyo ng tulong. Pero, ang paghingi po ng tulong, dapat gawin ninyo na may kasamang paggalang. Hindi po yung nasa toilet ka, doon ka magdadasal, nakaupo ka sa inidoro, ang kinakausap mo, Diyos. Huwag naman.
Mag-prepare ng konti. Thank you for the flowers, Senyor Modavix. Thank you. Mag-prepare ng konti. Tapos kung kaya, pwera na lang po kung may sakit, pero kung kaya nyo pong umupo, umupo man lang po kayo bago humiling. Hindi po ba? Thank you, Joy. Mrs. JG, thank you for the flowers. Libra One, thank you very much. Thank you. Alam nyo, ang dami kong kalaro noon na hindi duwende ha, pero maliliit na tao. Totoo yun. Hindi sila yung ang shape, hindi pare-pareho. Ito po, parang tao, pero maliit lang talaga. Ay, may mukha ang duwende, Diyos ko. Meron po. Ay. Okay. Kaya, ano yun? Amoy bangkay, kandila. Ay, naku! Kung amoy bangkay, edi hindi maganda. Ano ka ba? Hindi. Kahit kailan, yung demonyo hindi naging mabango. Kahit kailan, pag mabantot, hindi maganda. V&V, I'm sorry, hindi ako manghuhula. Alam mo, kuminsan, ayan ba yun? Kuminsan, meron akong nasasagot kung gustong sagutin ng guide nila o kaya may pinararating, pero hindi po ako manghuhula. Marami akong natutulungan na nagpapahanap ng mga bagay-bagay. Thank you for the heart. Sino yun? Mother Vix, thank you. Pero hindi po ako manghuhula. Hindi rin po ako tarot reader, kaya wala po akong alam tungkol kila Katniel. Na hindi mo alam na para... Oo, nag-a-ask Sabrina. Nag-a-astral travel ka every time you dream. Thank you, thank you, thank you for the hearts. Baby Galang, hi. Naku, dami naman yan, John Rick. Ano yan? Ano ba yun? Thank you. Pag nasa vibe, ano yun? Kapag ka na, ang bilis. Ay, ibig sabihin may pinuntahan kang isang lord, tapos feeling mo napuntahan mo na yun. A deja vu! Ang cute naman ng teddy bear. Sino nagbigay ng teddy bear? Kaging King. Thank you! Pero yung teddy bear, ang ganda-ganda. Thank you. Reality shifting, yes! Yes, Crystalie, it's true! Kapag ka nasa vibrational state ako, ang dali lang, alam mo, naduduling ako. Okay lang po ba palaging mag-insenso sa house at may candle po parang cleanse? Oh po, walang masama doon. It's very good. Good spirits, any dalisay na spirito, they love incense at kamanyam. Yung mga mababang klaseng spirits, they don't like that. So they leave the house. But it does not necessarily mean na hindi na sila makakabalik. Maaari pa rin makabalik. Kaya kung akala ninyo nagamot na dahil nag-insenso ka, hindi po. Babalik after a couple of days. Ay, nagulat ka, Glitters. Ibig sabihin, you've been there before in your past life. Meron ako, Chirimi, meron akong meditation guide. Text mo yung number na sinabi ko. Ulitin ko yung number ulit. 962-18-347-47. Ayan, text mo. I'll let you know kung paano mo ma-avail yung meditation guide. I've seen demons. Sabrina, I've seen demons in my dreams po, and all my dreams come true when in dreaming about some situation. Precognition po yun. Ibig sabihin, you were forewarned. If you see demons, you pray, my goodness. Bakit ka linalapitan ng demon? You pray and stay away from people who are very negative because usually sila ang may dala ng demon. Chamilab? Oo naman, may kulam. Nung araw pa. Multiverse, yes. IP, pag-open ko, siguro meant to be na makita mo ako. Yes, I am a clairvoyant. Ano naman yun? Kapag nasa vibration state na po ako, naunahan po ako ng takot. Jean, don't be afraid. You know how can you be, how you can remove the fear in your heart? You pray. You pray. Be
Huwag ka lang masyadong busog. Normally, ninenervous ang tao pag sobrang gutom o kaya sobrang busog. O kaya nakakatulog. So, magdasal ka lang. Yung tama-tama lang. Yung maraming tubig. Tapos, magbanyo ka muna bago ka mag-start. Magdasal ka. Tapos, pagka nasa ibang vibration ka na, be very specific. Ito, tinuturoan ko po kayo. Ah. Isa to sa steps ng astral traveling. Be very specific kung saan ninyo gustong pumunta. Okay, dalawang bagay ang mangyayari pag nangyari ito. Pagka natutulog kayo in your dreams na nag-astral travel kayo, na gusto ninyong puntahan yung lugar na yon, sinabi ninyo sa sarili ninyo. Pag hindi kayo nakarating, ibig sabihin, maiksi-PC ninyo yung cord at hindi ninyo kayang puntahan. Kaya huwag kayo masyadong mag-ambisyon na makapunta sa Seventh Heaven o kaya sa Akashic Records kasi only very few souls can reach that area. You will only be allowed to go to those places if there's a big reason behind it and if you are prepared. Okay? Yung isa naman, di kailangan dun sa tamang lugar lang. Yung tapos, kung minsan, hindi lang minsan, madalas makakalimutan mo. Kasi siguro marami kang na-encounter na maraming sinabi sa'yo na maaring hindi mo maintindihan at makagulo lamang sa isipan mo at makaistorbo sa'yo. Kaya nanilimot mo. Nag-strike mula sa ulo, katawan, tapos that time, mano, ay nawalan ako. Ay! Nawalan ka ng hininga? Baka physical ang problema. Are you physically okay? Ano? Move forward, magpa-check ka. Kasi kung nawalan ka ng hininga, literally, hindi maganda yan. It has something to do with your heart. Have yourself check. Future sight, ba ang tawag sa panaginip mo tapos nagkatotoo? Premonition, at saka foresight. May tawag po dyan eh. Maraming, kasi magkakaiba. When you're a clairvoyant, nangyayari din po yan. I'll check, ha? Very specific para masabi ko sa inyo. Basta tatandaan ninyo, hindi ako manghuhula. Ano, yun na. Tama pa rin yung sinabi ko kanina. Precognition. The ability to obtain information about the future events before they occur or before it happens. Precognition talaga yun. Na nangyayari sa panaginip. So, yun. Ano akong tubig? Ano? Kakatuyo ng mata. Dati nakikita ko kayo. Kuya Mumbay, sumay campsite. Ay, talaga. Nagbatian ba tayo? Next time nandun ako, batiin mo ako. Opo. Pag natutulog, parang naka-experience na. Oo, madalas yung tinatawag na bangungot. Pero actually hindi. Hindi ka lang makasigaw kasi paralyzed pa yung body mo. Hindi ka pa completely nakakabalik. Yung kaluluwa mo, hindi pa completely swak sa katawan mo. Kaya ganun. Pero eventually makakasigaw ka rin. Good evening, username. Ano po ba yung iba't ibang colors na nakikita ko kapag naka-close eyes ko at 3 and 2 a.m.? Marigold, hindi ko alam. Nag-pray ka ba? Meron ka bang gustong makita? Meron ka bang gustong puntahan? Yun ang, ano, yun normally ang beginning ng being able to see things that you don't normally see. So, ang gawin mo bago ka matulog, sabihin mo sa sarili mo na gusto mong malaman kung ano ang reason kung bakit mo nakikita yun.
ano po ang panaginip ko na pinupulupitan po ako ng ahas, tas napatay. Napatay mo! Ay, panalo. Maganda yon. Symbolism yan. Well, normally, there are two kinds. So, depende kung Egyptian ka. Egyptians, they love snakes, no? But, normally, ang ibig sabihin ng snake, devil, di ba? Pinupulupitan ka. Napatay mo. Buti na lang. So, warning na yan. Jen, thank you for the rose, Jenny. Napatay mo. I thank you, madaw. Thank you. Ano, meron kang, ano, siguro, you are with people who are not very nice, who will use you and abuse you. So, be very careful. Warning yan ng sarili mo, ng higher self mo sa'yo. Kaya dinaan sa panaginip o ng spirit guide mo. Nakakatakot yung yun, yung gano'n. Ano? Ano po meaning na rin eh? Ano eh? Maganda yung gisip naman. Ah, good evening. Watching here from Butuan. Nilibing ko na lang self ko ngayon. Ah? Nililibang ko na lang self ko. Akala ko, Diyos ko po. Akala ko linibing mo yung sarili mo. Ah, sorry. Kawawa naman kayo dyan. I hope okay ang family mo. It's just thank you. I hope walang nasaktan sa inyo. Multiplicity. Maraming muka. Hindi ka makapili. Well, it has something to do with your relationship with your father. Okay ba kayo ng tatay mo? Kung okay naman kayo, baka naman marami kang hinahanap sa pagkatao niya. Kaya hindi ka makapili kung alin ba talaga doon ang gusto mo sa maganda niyang personality. Pwedeng ma-develop ang psychic abilities mo kung from the very beginning talagang meron ka nun. At saka pwede mo namang hilingin. Monski, hilingin mo. Pwede kang, walang hindi pwedeng hilingin sa langit basta maganda ang inyong intention. Sleep paralysis, yun nga po yung biya. Ang sleep paralysis ay yung galing ka sa astral traveling. Tapos pagbalik mo, hindi ka nakabalik ng maayos. Kuminsan, para kang nahuhulog. Kuminsan kasi natakot ka. Paalis ka pa lang, bumalik ka bigla. Ganyan. Ayun, mama, ano yon? Astral traveling yon. Nakita mo yung sarili mo? Yun yun. Naku! Na malalaking gusali na tanaw ko sa malayo sa laod ng dagat. Ah, ibang ano yon, nasa ibang dimension yon at palagay ko, ibang city yon. Balik ka dun, tingnan mo uli. Pwede mong hilingin yon bago ka matulog. Bago ka, para pag nanaginip ka, dun ka pupunta. Good evening po, may nangyayari pong hindi maganda sa mga nag-iisip ng masama sa akin. Ano po ang tawag doon? Ibig sabihin, mabuti ka sigurong tao at nakakarma yung taong gumagawa ng masama sa'yo. Ano, lahat ng masamang gawain ay pinagbabayaran. Marshmallow, thank you, Sir Rose. You heard someone called your name, but you're alone. It happened not once. It happened not once lang po. Kasi, well, ibig sabihin nun, merong nag-iisip sa'yo ng wagas at tinatawag ka, maaring nalulungkot. Lingunin mo, tingnan mo, baka makita mo yung face. Pero masama yung... Ano, sabi ng lolo ko na namatay na nasa happy place na siya, parang mas malayo pa sa planets. Totoo po. Nakausap mo siya in your dream? Nagpakita sa iyo yung lolo mo? Aba, eh kung nasa happy place siya, mas malayo pa sa planets, eh ano bang mas malayo sa planet? Eh di, syempre heaven. Masama po bang nagko-control ng panaginip? Ay, hindi ko alam pa paano sagutin yan. Paano ba sagutin yan?
yung regulated or yung controlled na astral traveling ay yung ginagawa ko. Pero yung panaginip, hindi po siguro kasi hindi mo naman makokontrol yan eh. Kung mananaginip ka, palagay mo, makokontrol mo, mananaginip ka pa rin. Maaring hindi mo maalala, maaring maalala mo. Ano yun? Yung may nakita akong... Do you believe in Illuminati? A lot of people in the US part of the Illuminati? Yeah. True. I totally believe what you said, Sabrina. Ano po meaning pag palagi mong enemy, mama mo? Pag palagi mo enemy, mama mo. Ah, magkaaway kayo ng mama mo sa panaginip? Baka in your past lives, you were really enemies. Tapos nagsama kayo uli in this lifetime to resolve the issue para magkaroon kayo ng closure. Yun po yun. My loves, nanaginip ka ng angels na nakatrumpet, nakaitim at puti. Nasad ako. Alam mo kung bakit? Different countries, marami nang nakakarinig sa trumpeta ng mga angels. May ibig sabihin po yun at hindi maganda. Meron na nga po ngayong nakarinig nung mga archangels o sundalong anghel na yung kumakanta na parang war songs na naghahanda rin sila. Kasi ang dami na pong nagkalat na demonyo sa lupa. Kasalanan din naman natin kasi masyado na tayong naging materialistic. Masyado na tayong palaaway. Parang karamihan ano na puro pera na lang ang dinudyos at halos lahat. Ngayon parang napaka baba na ng tingin sa katawan ng babae kasi kita nyo naman kahit sa TikTok pinakita lang yung singit, 5 million yung followers, 10 million yung views. Wala naman sinabi. Yun ang ibig ko sabihin. Iba na ngayon eh. Eh, syempre, kahit anong sabihin, dun mo makikita kung anong klaseng pag-iisip meron na ang karamihan ng nilalang. Hindi katulad noon. Alam nyo, kahit makaluma yung nung araw, walang cellphone, walang internet, magagalang ang mga bata. At saka kaming mga artista nung araw ha, ito na pag-uusapan lang naman. Ako, para ipakita ko yung balikat ko, sa pelikula ko yung gagawin. Para mag-brales ng basa, sa pelikula lang, never mo ako makikita yung person na ganyan. Ngayon, libre na lahat eh. Tingnan mo sa internet, lahat ng parte ng katawan ng babae, libre na makita. Magla-like ka lang. Kahit nga hindi ka mag-like eh. Sa views lang. Iba. Iba po ngayon. Makasalanan na talaga tayo. Hindi po ako santo. Dami kong mali. Dami kong kasalanan. Pero pinipilit kong huwag maulit. I learn from my mistakes. Yun po ang importante. Tao lang tayo. Tsak magkakamali. But you should learn for your mistakes. Ibig sabihin, narinig mo. Ano yun? Ibig sabihin po, ano yung hinimatay? Pinag-agawan po ako ng... Ano ibig sabihin? Nung kid, me, nahimatay me, tas napadpad ako sa lugar na puro liwanag lang. Isang diwata nandun, sabi, babalikan ako. Elementals, may diwata. Diwata ang tawag natin dyan. Totoo, may diwata. O baka meron natuwa sa yung, ano, diwata, Lady Lynn. Ay, hindi pala si Lady Lynn. Keisha, Cerilia. Nabalikan ka ba? How old are you now? Nakita mo ba? Kung maganda,
Huwag kang maganda kasi puro liwanag eh. Dream meaning about disasters and end of the world po. Have you been dreaming it? Jamie B? Have you been dreaming it? Write it down. And then, sabihin mo dun sa mga pwede mong pagsabihan na yun ang napanaginipan mo para baka sakaling makatulong kung magbabago tayong mga tao, di ba? Good evening, Manalo. Nako, eh baka magkaka-tsunami nga, memes, Annalyn. Biringan update, Master Jean. Hindi siya delikado. Mizuki, pakinggan mo, panoorin mo yung ibang mga posted videos ko about astral traveling. You don't have to be afraid. Huwag matakot. Sana wag magka-tsunami. Thank you for those who were sending love and healing. Para yan sa lahat, Rihanna. Ayan, sending love and healing to everyone. That's very nice of you. God bless you. Ay, nakakatakot, nananaginip ka. Talagang may nagpapaalam sa iyo na maaring mangyari yon. Ano yun? Naku, ayaw ko yung sa kabaong. Thank you for the love and light, Rachel Tansinko. Babalik siguro siya sa'yo. Tapos doon nangyari ang strike sa ulo. Ano yun? Hindi ko ma. Sobrang bilis. Parang may pinagagalingan ka na. Nagising po ako, may sumuga. Alis sabi. Nagising ka habang... At naaalala mo, astral traveling yun. O di maganda na naginip ka ng gold. Good omen siya. Nag-astral projection po siya, first time niya po. Talaga? Saan daw siya nagpunta sa Chico? Saan ang tinanong mo? Be specific. Kamusta ka mo? Anong nakita mo? May nakausap ka ba? Tapos nag-white light, di ako maka... Nakausap po si Jesus, tapos doon nangyari yung strike. May pumalo sa ulo mo? Nag-strike? Ulo, tupaa, tapos nag-white light, di ka makahinga. Baka naman, nabigla ka sa pagbalik. I hope naka-recover ka kaagad. Sanggol na hawak palagi, may panibagong, something to do with your future. Ano yun? Lahat ng angels, wawasulat ang iba na sa impyerno. Talaga? Lahat ng angels bumaba sa lupa. At ang iba nasa impyerno. Hindi naman po. Hindi po. May kanya-kanya po yung assignments. Hindi po lahat. Merong mga naiiwan, may kanya-kanyang supernal, celestials, the illuminated one, the archangels, the simple angels, marami pong category, marami pong hierarchy ang angels. Hindi po lahat. Sama-samang wala nang maiiwan.
Akala mo lang yon na wala kang panaginip. Hindi mo lang naaalala. Ibig sabihin, hindi pinapaalala sa'yo. Ano yon? Batas at Tijuana? Ano ibig sabihin ng batas at Tijuana? Ano ibig sabihin? Excited ka pero hindi mo maintindihan bakit ka excited. Sorry. Psychological yung tanong mo. Pag nagkita tayo, nakaharap kita, sige pa, analyze ko. Ha, lucky ha. Ano ba? Sino ba yun? Ischess. Try ko pag nagkita tayo, masagot yan. Ano, psychiatrist ang kailangan mo sigurong sumagot niyan. Ay, merong bata sa Tijuana who prayed to Lucifer. Naku, gustong-gusto yan ni Lucifer. Gustong-gusto yan. Hindi ko alam eh. Can somebody check it out? A kid from Tijuana who prayed to the devil? No? Sige, tingnan natin ha. Hindi ko alam yun eh. Hindi ako updated doon sa mga tungkol kay Lee. I thank you for the flower at the heart. Sino nagtagalan ng heart? Thank you. Hindi kaya si Jake yun? Ay, lagi may dahil siya. Parang kung kinidlag lang din makatrego mo, tapos sa kaya gawin ako siya. Yes. Last year, what happened to the boy? Yeah, little girl. Girl. Still alive? No. Did the devil answer? I pray to God. Bantayan, huh? To the moon. Ah, okay. Sige, ganito po ha. Malapit na ako mag-sign off. Sakit na ng mata ko eh. Uy, thank you, Nathan. Nathan? Ikaw ba yan? Thank you. Ano mag-manifest? Positive things na pwede maging reality. Ay, naku, ang lolo ko, ang galing dyan, yung manifestation ng positive things. Hindi lang basta pa. Hindi, thank you for that. Okay, manifestation. Bago ako mag-sign off, may kukwento ko sa inyo. Yung lolo ko, yun yung nagbabantay sa akin. Kasi nasa lahi namin yan eh. Itong lolo ko, hindi yun yung tipong como may gift, como pwedeng kumausap sa mga elementals o sa mga bagay na hindi nakikita ng tao, ay humihingi ng number sa, ano ba yung tinatayaan na numero? Wedding? Hindi yun. Nanay ko, nag-wedding dati. Tumataya sa wedding. Ako tinatanong. Siyempre, hindi ko naman sinasabi, but yun. Anyway, yung lolo ko, pagka gusto niyang kumain ng mamon, tatawagin niya ako. Ando kami sa isang sulok. Tapos, meron siyang inuusal na parang nagdadasal. Pagkatapos, Vice Garcia, nakikinig ka? Tapos, biglang nagmamanifest yung mamon. Totoong mamon. Tapos kakainin namin yun. Ano lang ako noon? Siguro mga 8 years old. 8, 9, ganyan. 8, 9, 10, 11, ganyan. Ganun. Nakakapag-manifest siya, actual manifestation. Nagagawa niya yun. Pero never niyang in-abuse. Nung araw kasi hindi uso yung nang-aabuso ng gift ng langit eh. Kaya napansin niyo, yung totoong may gift, usually, nagtatago. Lalo na before. Buti nga ngayon eh. Okay, paano mag... Unang-una, wow! Saan galing yun? Ano yun? Nathan, ikaw ba nagpadala nun? My goodness, that was so beautiful. Thank you. Parang garden. Okay, nawala tuloy ako. Manifestation. Ewan ko sa inyo kung naniniwala kayo sa novena. Ako kasi, tsaka yung talagang taimtim na pagdasal. Ako, and always remember this, regardless of whether you're Catholic, you have different kinds of religion,
you just have to have faith and think of pure thoughts. Ako, gumagamit ako ng kandila. I like candles because yung mga nakakausap kong dalisay na espiritu, palaging gustong-gusto nila yung candles. They love it. They, to them, it's holy. So, nagsisindi ako ng kandila. Tapos, uulit-ulitin ko yung hinihiling ko. And there are sacred numbers. Nathan! Okay, thank you. Uulit-ulitin ko yun. They're like, the number 9, the number 3, the number 6, number 7, number 8. Ano yan? Napaka-gandang numero yan. Ako, ginagamit ko yung Suzuki, thank you for the rose. Oh my goodness, ang dami naman yan. Thank you, thank you, thank you, thank you very, very much. Para rose, bigay ko sa kanila. Ulitin niyo po yun. 8 times, 9, ako 9 times kong inuulit yun. 9 nights or 9 days, tapos 9 candles. Hinihiling ko kung ano yung gusto kong ipamanifest. If it's going to be good for my soul, then I ask na sana magkatotoo at ibigay sa akin. Kasi hindi lahat ng hinihingi ay maganda para sa'yo. Thank you. Ah! Thank you, thank you, thank you for the flower. Wow. Suzuki, thank you. Ang dami na nun. Title gifter. Thank you, Jesus. I bless you, Suzuki. Ano ka ba, Japanese? Rachel, I bless you. Okay. Ah, okay. Alam ko na tong Haponesang ito. Malakit dyan. Anyway, ano, thank you, thank you. Kung maganda para sa inyo, mangyayari, huwag kayong magtampo pag hindi binigay. Kasi baka hindi maganda para sa inyo. Hindi lang yun, baka mali yung paghingi ninyo. O baka naman nakapanti ka lang, nagdadasal ka. Eh, nakakahiya naman, di ba? O kaya, nakatulugan mo, nakahiga ka, nagdadasal ka, huwag iupo, iupo. Diyos ang kausap na humihiling kayo. Thank you, Nathan. Huwag masyadong overacting sa pagka-relax, sa pagnananalangin. I mean, you know, tungkol sa buhay ninyo ang hinihiling ninyo. So, ikalang ninyo yung hinihinga ninyo. Okay? Pais Garcia, you heard me na. Pwede ka rin mag-alay. You can donate blood, actually. Blood for blood. I used to do that before when my kid was very sick. Nag-donate ako ng blood. Naging galloner ako. Thank you. Ano, nagpunta ako sa blood bank. Sabi ko, in exchange for my blood, give me back the blood of my son. Kasi dengue. Yun, gumaling yung anak ko. Minsan, that, you know, blood is life. Okay. Hi, 162. Ano, to my students, thank you very much. I'm so happy with your progress, yung mga nagkapunta ng Biringan. Yung pong mga nagre-request, sabihin nyo lang po kung ano yung request ninyo, titingnan ko kung kaya kong gawin. Yung nagtatanong kung hindi na daw ba ako nag-artista. Nako, tatlong pelikula ko, hindi pa nga nalalabas. Sobra pong naipon na nga. Hindi lang po ako tumanggap ng television show. Kasi pag nag-television show ako, ang taping days po noon ay dikit-dikit. Wala po akong masyadong nagagawang iba. Eh, at my age, I'd like to be able to do other things also. And I also paint. Face Garcia, you're most welcome. Nakapunta na ako, RJ, sa Biringan. Okay. Ayun na nga, yung mga i-text ninyo na ako ngayon kung yung mga gustong mag-enroll, mag-text na kayo ngayon or tomorrow, yung gustong mag-enroll, para masabihan ko na kayo yung dates na po pwedeng maipong ko kayo para matuloy natin kung last week ng December or
first week of January. Ah! Ayan, okay na. Tandaan ninyo, palagi kayo magdadasal. Tandaan din ninyo, hindi ako manghuhula. Utang na loob, hindi ako manghuhula. At maraming salamat sa lahat nagbigay ng roses, ng flowers, ng gifts. Thank you for watching. And if you have other questions and you have other requests, you just send me a message. God bless everyone. Bye.